Hi guys, welcome to my daily vlog. Ako po si Julie. Isashare ko lang po yung mga everyday ganap sa aking buhay. Noong nakaraan, hindi ako nakakapag-upload ng mga videos kasi heartbroken po ako. Dalawang videos po ang dapat i-upload ko kasi ay, may gulay. Bumidede kasi ang aking baby. Dalawang videos po yun dapat i-upload ko. Kaso, ano ba nangyari? Hindi, nung ini-edit ko siya, nasira lahat. So, parang pahinga ako. So, ngayon, okay na. Medyo nakaka-recover na ako. Kaya, i-share ko ulit sa inyo kung ano yung mga pinagdadaanan ko araw-araw. Kanina, nagluto na ako ng breakfast nung anak ko kasi papasok siya, panghapon siya. Tapos, itlog lang. Sabi niya, itlog lang gusto niya. So, edi, piniritohan ko ng itlog. Tapos, nitong 2017, pagpasok nito 2017, na pag-isip-isip ko na sobrang taba ko na, look at my arms, parang siya ko. Na sobrang taba ko na, kailangan ko nang magbawas, nagkakasakit na ako, ang menstruation ko hindi na naman regular, nagiging irregular, ganyan talaga siya kapag tumataba ako, nagiging irregular siya. Tapos, ano pa ba, sumasakit yung puson ko, nagkakadismorenia na naman ako. Before kasi tumaba din ako, tapos, may sakit ako, may back pain ako, nagkaka-regular yung regla ko, meron akong dysmerenia, masakit lagi puson ko, tapos, mabilis ako hingalin, bigat na bigat ako sa katawan ko, minsan tinatamad ako, alam mo yung dyan lang, malapit lang yung lalakarin, pero tinatamad ka kasi ang bigat-bigat ng katawan mo. Kumbaga, lagi kang hingal kapag pupunta ka dun. Kunting lakad lang hingal ka na. So, dati, nag-gym ako, tapos nakapagpapayat ako. Nawala lahat yun. Nawala dysmerenia ko. Nawala nag-regular na yung menstruation ko. Nag-regular na yung menstruation ko. Tapos, ano pa ba? Yung back pain ko nawala. Tapos kasi nakukuba ako na yung balikat ko, bumababa siya ang pusa. Tapos kapag tinutuwid ko yung likod ko, sumasakit. Baliktad, pag tinutuwid ko yung likod ko, sumasakit tuloy. Tapos kusa siyang gumagano, nagkukuba ako, kumukuba ako. Tapos after ko mag-gym noon, umistraight ulit yung likod ko na tipong kahit hindi ko i-chest out, nag-chest out siya. Kasi yung likod ko, ganun na kung may gulay. Ayaw niyo, may kausap ako sa phone. So, nag-decide ako mag-gym. So, mamaya, baka isama ko kayo, mag-gym ako. So, sa totoo lang, meron ako ngayon. Pang 3 days ko na. So, medyo mahina na rin naman. Hindi ako nag-gym lang for 2 days. Hindi ako nag-gym. Pero, tignan natin. Mamaya tatry ko mag-gym. Sasama ko kayo. Teka, kasi kaso yung gumula to, nag-iiyak na eh. Kanina nag-iiyak sa Raven. So, eto, kumakain. Kumakain siya, itlog ang ulam niya. Nagugutom lang pala. Hi! Ang payat-payat nitong baby ko. Pero malakas na siya kumain. Hindi ko alam kung bakit. Autograph. Sana ballpen ba? So guys, ano to? May pinapipirmahan yung anak ko. Public school lang siya nag-aaral. Ano to? Permiso ng magulang. Pinahihintulutan ko po ang aking anak na si grade and section sa nabigyan ng libreng gamot pampurga sa Bulate. Libreng gamot pampurga sa Bulate. So ito, pag pinirmahan ko to, bibigyan siya ng libreng gamot pampurga sa pampurga. So, libre, di go. Para sa kanya na rin yan. Pero sa tingin ko wala tong Bulate.
malakas lang talaga kumain. Sobrang taba. Teka lang guys, pipirmahan ko lang to. Habang pinipirmahan ko to, nanggugulo si Riven, tapos sinusubusubuan siya ng kuya niya. Kasi magwawala to pag hindi tuloy-tuloy yung subo. Pasensya na kayo, magulo talaga yung bahay. Nako, alam nyo lang nangyayari dito araw-araw. Magligpit ka, maya-maya, ayan na, nagkalat ng mga gamit. My dear old chair hasn't been very comfy lately, but now that I've repaired it, she's still has lots of naps in her. Time to celebrate, and what better way to do it? Hello, section. Kuya, section. Good morning, Teddy. Section namin. Tignan mo na lang doon na pinto mo na. So ito guys, pinirmahan ko na. Nakatunayan na talagang pumapayag ako na bigyan siya ng tongkol. Walang mawawala eh. Walang mawawala. Tapos may project kami. Ano project? May project daw sila Caracas. Ano yan, gagawin or bibilin? Bibilin. Di ba Caracas yun yung ano, parang sa Meksikano yung pag ginaganyan tumutunog? Yun ba yun, be? Yun, alam ko, yun. Yun ba yun? Yung parang bao siya. Or kaya yung kahit bilog na ganyan. Caracas? Hindi naman Caracas yun ah. Di ba ano yun? Yung nampasampas daw? Yung square na bakal? Bilog, tapos may parang talo. Tapos pag... Ay, mali pala ako. Yung Caracas pala, yung ano, yung parang nga sa... yung ginagano ganun, parang mga tansyan. Pwede yung parang pangkaruling, ganun. Ganun pala yun. Ay, naku, lang kahit ang mga sinasabi ko dito. Bibilhin daw. Saan ba meron nun? Sa palengke, sa bilihan ng laruan. Try ko maghanap. Mamaya. Mamaya agad. Bukas, pwede. Bibili ako mamaya para mapasa niya bukas. Project daw nila. Lahat kayo, yun lang. Dire-diretso pa rin ang kain ni Raven. Alam niyo ba, ang payat-payat nito. Tapos minsan na pagsasabihan ako ng kapitbahay na napapabayaan ko doon ng pagkain. Baka daw... Nalilipasan ng gutom. Uy, hindi ah! Hindi. Walang nalilipasan ng gutom sa mga anak ko. Sumusobra pa nga sa busog. Yun nga lang, itong isang to, kailangan matyaga ka magsusubo sa kanya. Ngayon, payat talaga siya. Anong magagawa ko? Breastfeeding. Hindi naman malakas ang sugar ng gatas, puro lang sa akin, hindi siya nagbobote. Siguro yung mga mix, yung mga baby na breastfeeding kay mommy, then umiinom ng gatas din sa bote, yun, malalaki yun, matataba. Pero yung puro, nasa'yo lang, tapos hindi naman ganun kalakas kumain. Tapos ang mga kinakain, puro prutas, halimbawa like banana, pera, ubas, mangga. Paano tataba yun? Puro healthy naman yung kinakain niya. Hindi naman nakakataba. Hindi rin ko siya pinapakain ng sobrang tummy, sobrang alat. Paano siya tataba? Eh, di ba, mga nakakataba lang naman is yung makukole, mga matatamis. Like, yung... Minsan, yung formula milk, malaki, ang asukal niya ni. Mataas ang asukal. Tapos,
meron din yung halong papataba talaga, pampalaki ng baby. Alam mo, gusto ko nga talaga siyang isupport sana ng bote pang dede sa kanya. Kaso, ayaw niyang mag-switch sa bote. Yun talaga ang ano ko, fail ko. Hindi ko talaga siya mapadede sa chupon. Ayaw niya. Pero yung iba talaga, napagtsatsagaan nila yung anak nila. Nasi-switch talaga nila eh. Ewan ko ba. Kasi meron din akong guilty factor na nagigilty ako na hindi ko siya padededehin. Purong sa akin lang. Na nandito lang naman ako sa bahay. Bakit hindi ko ibibigay sa kanya yun? Ba't ko ipagkakain sa kanya? Feeling ko napakasama ako pag gano'n. Ako lang yun ah, hindi ko sinasabi sa lahat. Siyempre, nasa depende yun sa lifestyle nyo. Kung hindi naman kayo applicable na mag-breastfeed, exclusive breastfeed, siyempre, talagang kailangan nyo bote. Napaka-ginhawa rin kasi pag sa bote. Yun nga lang yung expenses. Siyempre, medyo ano, pero yun yung kapalit ng medyo maginhawa ninyong pagkilos, di ba? Iaabot mo lang sa kanya, dede na siya mag-isa. Minsan makikita mo tulog na kasi yung panganay ko ganun, bote siya, so mabilis kumilos. Yun nga lang, yun sa pangalawa ko, nag-breastfeed na talaga ako. Talagang sabi ko talaga, hindi ko talaga ipagkakait yung breast milk na dapat sa baby, pang baby. So far, hindi naman, wala naman, siguro nagbago lang is yung shape ng nipple. Huwag na tayong magpakaano, nagbabago yun kapag nadidehan na ng bata. Pero wala namang issue, hindi naman issue yun. Okay lang naman kay Mister. Okay lang naman kay Mister. So yung sinasabi nila, masasag daw yung dede. Hindi naman. Tatingin ko, hindi naman. O, hindi ko lang matanggap. Hindi naman. Basta isusupport mo lang during na kasi malaki kasi yung dibdib mo kapag may lamang gata. So, dapat yung bra mo, kayang isupport yung dibdib mo. Magbabra ka. Huwag kang hindi magbabra. Although, masarap sa pakiramdam yung walang suot na bra kapag ganun. Magbabra ka pa rin para support dun sa dibdib mo para hindi siya nahahatak ng gravity. Pero pag matutulog, nako! Take off the bra. Sarap ng pakiramdam pag walang bra. Kung magkukulong lang naman ako sa loob ng kwarto buong araw, nako, hindi ako magbabra, no? Napakasarap ng walang excuse the sinampay over there. Wala akong kakwentuhan. Sorry kung kayo ang nagiging kakwentuhan ko. Kahit hindi kayo nagre-respond sa akin, kwentong-kwento pa din ako, di ba? Kung ano-ano na lang, sorry naman. Tingnan nyo, super kalat dito. Kailan kaya ako sasaliban ng kasipagan para magligpit? So mamaya, siguro magliligpit ako. Samahan nyo. Naku, hahaba to. Siguro mga part 2. Walahan lang. Sabi ko sa inyo guys, malakas talaga kumain si Raven. Alam nyo ba, pang pangalawang sandok niya na to. Tapos tignan nyo siya. Akala mo gutom na gutom pa rin. Ayun na nga! Ako na! Oh my God! Nagprito lang ako ng tatlong itlog. Para sabi ko, tag-iisa kami. Nako, dalawang kanya! Pero tingnan nyo, ang payat. Dapat ito ang pinupurga eh, joke. Pero alam ko pinupurga na pag 1. Halos 18 months na rin kasi siya. Anak, dito ka. Hi! Hello! Kaya mag-asikaso na, ha? Lakad ka ba ng lakad dyan?
pasok na kasi siya. Kuya, pakita, paki ano nga, hawin nga yung kortina. Nakikita yung sampay. Hi! Hello! Huwag may susubo yan. Ah, ito. Hip mo. Iniipan. Naisip ko din mag-vlog ng ganito para yung mga akala wala akong ginagawa. Char! Alam nila na may ginagawa ako. Tsaka yung sa mga kamag-anak ko dyan, may update sila sa akin kung anong buhay meron ako. Simple pero pinipilit natin maging masaya, diba? Yun naman importante, yung masaya. Para alam nilang pinapakain si Raven at hindi nililipasan ng gutom. Natatawa na lang talaga ako. Alam nyo ba? Oh, 11:14 pa lang pero nagtatanghalian na kami. Yan ba ang nililipasan ng gutom? Mamaya mga alauna, kakain na naman to. Alas 3, kakain na naman to. Alas 4. Alas 5. Ah, wala na. Busog ka na. Manino ka pa dyan eh. Dyan na service ni ate. Ako sinisisi, mama kasi daw. Bakit ako? Kanina pa siya. Prenti-prenti. Kanina pa siya tapos maligo, naka-ano na, hindi pa siya nagdire-diretso ng bihes. May gulay. Tapos sasabihin niya si mama kasi, sapukin ko tong anak ko na to. Sa cellphone lang ako nag-take ng camera. Ano ba yun? Kumukuha ng video. Sa cellphone lang ako kumukuha ng video. Kaya medyo poor ang quality. Sorry. So, tapusin lang namin yung pagkain namin, guys. Babalik na lang kami sa inyo. Hi, guys. Ano, naka-makeup na ako, no? Kasi, umalis ako kanina. Nag-church ako. Tapos, niwan ko si Raven, nilagaan siya ng papa niya. Tapos, nagpasalubong ako kanina ng bumili lang ako ng ulam namin na ano, nag-inihaw, barbecue na lang. Nag-barbecue kami, inihaw. Tsaka yung atay. Paborito namin yun. Tapos din ako ng hotdog para kay Raven. Tapos bumili ako ng Dunkin Donut na munchkins. 6 pieces. Wala na. Ubus na ni Raven yung 4. Kinain ko yung 2. Tapos bumili ako ng 2 grahams na Dunkin Donut. Tapos 2 butternut. Butternut ba yun? Butter, peanut, butter? Ay, ba? Basta yun na yun. Ito, oh. Teka. Kung may natira pa. Wala na. Ito siya. Ito, grahams na lang natira. Wala nang natira. Inubos na ni Kuya Isben.
tuwing Webes, pag nag-church kami, ito na lang yung inuulam na bumibili na ako pagka-uwi. Kasi si Mister, ano, tutupad pa siya mamaya. Ito. Yummers! Sarap! Tapos dalawang atay lang kasi kami lang naman ni Russell yung kumakain ng atay. May tira pa siya. Gutom na ako. Naubos na ni Russell yung bahaw. Ito na lang. Mag-ano pa? Ano magagawin ko? Sasaing. Para pagdating nung ni Kuya Isbe, ni Kuya Ater. Ano na lang? Kakain na lang. Papa, wala ng tubig. Tignan nyo, naabot ni Raven yung inyong barbecue. Oh, ito na. Ayaw niya na bitawan, ayaw niya na ibigay sa akin. Kain ka? Kain ka pa? Mamaya nakain. Kakaubos mo lang ng donut eh. Bibigyan na lang kita. Wait. Bibigyan na lang kita. Hello, ayaw niya ibigay sa akin. Umupo ka doon. Pumesto ka doon. Para hindi madumihan yung pagkain mo. Nandito, Papa. Sa likod ng party. Hi! Ayan, ebidensya, katakawan. Ayan. Tingnan mo muna yan si Raven. Papa, magsasaing lang ako. Ako talaga naman. Kasalang na. Ayan. Kasalang na sinaing ko. Nag-decide ako kakain na ako talaga. Yung bahaw, kinain ko na. Si Raven talaga, oh, dami kain tayo, kain tayo. Kanta ka. Old MacDonald. Wow. Yeah. 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 And on his farm he had some sheep. Yeah. 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 Oink oink here and oink there. And I oink there, oink everywhere. And oink oink. Old MacDonald had a farm. Wow. Yeah. Yeah. Why can't you hold me in the street? Can you kiss me on a dance floor? I wish that we could be like that. Hi, Ska. Why can't we be like that? Cause I'm yours. Come on, Mama. Hello. No. 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 No.
smell din kasi. Maglalaro. Maglalaro siya. Ano ba tawag dyan? Porpek. Porpek? Porpek. Seryoso sa Raven, iniisip niya. Hi guys. Bye-bye na. Good night, everyone. Bye. I'm flying kiss na. Mwah. Isa ba? Flying kiss pa. Mwah. Mwah. Good night na. Bye.